Ayan guys, ang aking Smart Bro Home Wi-Fi. Ngayon guys, naka 3 bar po siya. Ayan, 3 bar yung signal. At mayroon po siyang indicator for power. At mayroon po siyang indicator for data. In case pag may gumagamit na data guys, ayan po siya. Ayan yung kumikislap po yan. Eh yun naman meron po siyang indicator for Wi-Fi. Ibig sabihin, pag nakailaw din po yan, ibig sabihin, madidetect po ng inyong mga cellphone na meron po siyang Wi-Fi. Ngayon ay meron din po siyang indicator light or LAN port papunta sa inyong mga switch hub, Wi-Fi router, or PC. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo guys kung gano'ng kabilis itong Smart Bro Home Wi-Fi. Guys, nabili ko pala siya guys sa Lazada ng 995. And guys, anong oras natin sa speed test? 10:33 PM May 12, 2022. Ayan. And guys, Ayan siya guys, ito yung nabili kong prepaid Wi-Fi. Ayan, ang original price niya pala guys ay 1,995. Pero guys, nabili ko lang sa Lazada, mismo sa last mall. Ang store niya ay Smart. Doon ko siya guys nabili. 995 lang siya guys. Bali, umabot ng 1,000 kasama yung shipping fee. Bali, 1,063 pesos ko siya nabili guys. Ayan, may kasama na siya guys na SIM card from Smart. 10 gig free. Napakabilis siya guys. Bali natin na na-speed test ko na siya kaninang hapon dun sa labas. Umaabot po siya guys ng 40 mbps, mga ganun. Ngayon ang oras natin ngayon ay 10:34 PM. Ayan guys, 10:34 PM. Check po natin siya sa speed test kung gaano po siya kabilis. Ang gagamitin natin guys na server ay Smart Manila. And guys, ang server po natin ay Smart Manila. Okay, go. And guys, umabot ng 18 po. Mag-i-18 po guys. Kaninang hapon po, nagpo 40 mbps po siya guys. Tapos yung upload, napakalakas din po ng upload guys. Napakaganda. Maganda siya guys to sa pag-online gagawin ng ML guys. Wala po nilag to. Kasi na-testing ko na po to. Meron din po ako dun sa store ni Mama. Malakas po siya. Kasi meron po ako doon bagong lagay na piso Wi-Fi. Naka-prepaid lang din po yun guys. Pero ang nakukuha ko speed doon ay 25 mbps. Ayan guys yung speed test niya. Ngayon magsi-second speed test pa po tayo. Okay? Natin itong stable na stable yung connection. Alam nyo ba guys, yung 8 Mbps na yan guys, napakalakas na yan. Dahil nga, ang speed ng Smart Bro prepaid nila ngayon ay mas pinalakas, mas pinabilis. Dahil meron itong LTE Advance, the 2 times faster. Ibig sabihin, kung ang speed mo ay 8 Mbps or 9 Mbps,
automatically doble yung binibigay niyang speed sa cellphone mo or sa PC mo. Parang pakiramdam mo naka 10 Mbps ka, 20 Mbps ka, parang ganun siya kabilis, guys. Doble po. Napakatulin. Tsaka ang kagandahan nito, guys, mabilis mag-YouTube, mabilis mag-browser, wala siyang loading. Doon ako napabilib, guys, kasi ginamit na po sa aking piso wifi ito. Napakabilis. Marami na connect, pero napakatulin, guys. And guys, yung smart home wifi, sobrang bilis to, guys, talagang napakabilis. First time ko lang to testing, umabot siya ng 40 to 30 Mbps. Bali kasi, guys, naka-open speed limit lang siya. Ibig sabihin, depende lang po sa location ninyo or sa gamit niyo pong antena or dun sa mismo nakatutok, sa mismo tower, dun nyo lang po malalaman kung gano'n po kalakas ang inyong smart draw home wifi. Ang kaganda nito, guys, kailangan, pag naglagay kayo ng antena, kailangan itututok nyo mismo sa tower ng smart para kahit paano, stable yung signal, stable din yung connection, stable din yung tapon sa inyo nung data para mabilis at makakuha kayo ng hindi lang 40, pwedeng 50, 60, or 100, or 75 Mbps. Depende yung, guys. Kaya nga ito itatawag na open speed. Ibig sabihin, wala po siyang limit. Nasa signal na lang po nakabase. Hindi po siya agay ng PLDT or Globe or Converge na kung anong plan mo, yun lang po yung ibibigay nila sa yung speed. Kung 50 Mbps ka lang. Ganun, guys. Pero dito sa Smart Bro Home Wi-Fi, naka-open speed po siya. Kaya nakabase na lang po siya sa signal, guys. Ganun po iyon. Ngayon, guys, meron po siyang 2.4 GHz na frequency for Wi-Fi at meron din po siyang 5 GHz. Ang tatawag po, meron din po siyang 5G connection. In case po sa Wi-Fi lang po yun, guys. Pero yung mismong LAN port niya, guys, papatak po siya ng automatically, alam ko ang port nito, guys, ay gigabit port to, kasi nga 5G advanced na siya. Kahit sabi mong naka LTE pa lang po yan, guys, pero yung mismong tapon ng papunta sa PC mo, automatically naka 1 Gbps na po siya, guys. Siguro depende din po sa gamit nyong cable, kailangan po heavy duty po yung mga cable na gagamitin or switch hub, kailangan gigabit po, guys, para to make sure na mas maganda yung connection na binibigay sa inyo ni Smart. Saka kailangan po dito, guys, gumamit din po kayo ng MIMO o yung hybrid na antenna para mas malakas, para in case malakas yung bigay ng signal papunta sa inyong modem. Kasi po yung nagbibigay ng signal, yun pa yung pinakalakas po niya. Kasi pag nag 1 bar lang po yung signal niyan, guys, hindi po aabot ng 5 Mbps siya. Pwede mga 2, 3, ganyan lang po siya. Pero kung mataas yung antena nyo at naka-antena kayo, wala kayong magiging problema dun, guys. Mas malakas, makakuha po kayo ng mas mataas na Mbps. Ngayon, guys, wala po akong antena. Papakita ko po sa inyo na legit na wala po akong antena. Ayan po siya, guys, wala po akong antena na kabit. Yan. Pero nakabukas yung bintana ko para in case may signal na po pasok. Pero to make sure na tinesting ko na siya sa loob ng bahay namin, dahil kulub naman, hindi, malakas talaga siya, guys. Napakaganda ng modem na to. Ito yung tatawag nila na... Ang tawag na dito sa modem ito, guys, ay yung R282? Tama ba? Wait lang. Ayan, guys, ito tatawag pala nila ito na Boost Even. Ito po kanyang model pala, guys. Medyo nagkamali lang po ako sa dulo. Ang model niya po ay R281. Ayan po yung kanyang model, guys. R281. Bagong labas lang po ng Smart Bro Prepaid Wi-Fi. Dalawang kasi po to, guys. Meron din po siyang
PLDT home wifi powered by smart. Yun din po ay guys, iisa lang po yun. Pero pagdating po guys sa mismong admin niya, yung isa PLDT, ito smart ang admin guys. Okay, pero ipalas lang po sila ng model. Pas na sila. Alam mo ang papayok lang sa inyo guys, itong ito, napaganda nito guys, kasi alam nyo, dual purposes po siya, kasi pwede po siyang internal at pwede rin po external. Yung internal niya guys, kahit wala pa pong antena, napakalakas po ng signal. Doon ako napabilib. Pero kapag in case, pag nilagyan niya po siya ng external na antena, patapunta sa inyong bubong, at inalam nyo kung saan yung mismong signal or kung saan malakas, kung saan nakatutok mismo yung tower, in case makakuha kayo ng mas magandang signal at mas magandang Mbps, sure na sure yun guys, talagang mabubus nyo talaga yung interconnection. Okay? Dito pa lang guys, sulit na to, nabili kong modem na to. Saka guys, sa kagandahan sa modem na to guys, napakalaki ng modem na to. Ito ay Cat 6 na guys. Okay, para din siya kagaya din siya ng Huawei na Mamba. Cat 6 din. Medyo mahal lang kasi yung Mamba guys. Dapat talaga, Mamba talagang bibiliin ko. Kaso ang Mamba, sa second hand na Mamba kasi guys, umaabot ng 7,000 to 5,000 na modem. Ang kaganda kasi dun guys, yung speed boost kasi dun guys ay umaabot ng 300 Mbps. Ganun po siya kalakas. Ito po guys, itong Smart Bro Home Wi-Fi. Ang pinaka-limit na boost speed niya ay 150 Mbps. Pero depende pa rin po yun sa location or sa signal ninyo po guys. Kaya po, swerte lang po kung malakas po ang smart sa inyo. Kagaya po niya na ngayon malakas po ang smart sa amin kasi nga nagkaroon na po ng tower. Kaya po, ito na. Nakakapag, ano na kami ng ganito. Mga smart bro, ganito ganyan. Kasi dati kasi guys, mahina po talaga. Kahit smart bro or yung tago sa cellphone, wala po signal talaga. Pero ngayon po, mayroon na po signal kasi may bago na po tower dito. Ng smart at may tower na rin po mas malapit dito sa amin. Kaya yun na po ang kagandahan dito sa binahagi kong smart bro sa inyo. Kung bibili po kayo ito guys, wala po akong masasabi, napaganda, napakabilis, at talagang tested na tested ko na. Ito ngayon, magdamag ko sinubukan, napakabilis niya pa rin. Yun nga guys, maraming salamat sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Please subscribe to my YouTube channel, DJ Robert Vlogs. Pa-hit na rin yung like and share, and click nyo na rin yung bell all para laging updated sa mga tutorial and tips na mga kagaya nito na magbibigay ng para katupano advance ninyo para in case alam nyo kung anong bibili ninyo para in case hindi masayang yung pera ninyo. Ngayon, maraming salamat guys at nandito hanggang dito na lang, and God bless at ingat po tayong lahat.